kaibigan, muli si lakay po ito ng Pinoy Tracker. Bago po ang lahat, nais ko po munang batiin yung aking mga relatives sa mother side ko na nasa Baguio, Noguera family at Sabado family. Binabati ko po kayong lahat ng magandang araw. Yung chain ko na nasa Crystal Cave, tsaka yung mga pinsan ko na nandyan din sa Baguio, sa Crystal Cave yung iba, at yung iba is hindi ko na maalala kung nasan sila. But anyway, binabati ko po kayong lahat ng magandang araw, mga kaibigan. May panibago na naman akong video na ayos kong share sa ating lahat. At sana ang video kong ito ay makapulutan po natin ng tips at idea. Ang video ko pong ito, ang content ko ay paano ba mag-drive sa palikulikong daan alusong na kalsada. At kung sana'y magustuhan ninyo ang video kong ito, huwag nyo po sanang kakalimutan i-like para po sa mga bago nating panauin. Subscribe po at click the notification bell para marating nating videos. At kung mamarapatin, pwede nyo rin pong i-share. Papasalamat po ako sa mga nag-share ng aking mga video vlog. At ganun din po, mga kaibigan, na kung may nais po kayong iparating po sa akin, may mga mahalaga po kayong mensahe, huwag niyo po sanang kakalimutan mag-comment sa comment section down below. At I will get back to you guys as soon as possible. Ganun din pong maaari nyo rin pong i-check yung mga video link sa my description down below na iniwan ko dyan. It's regarding po sa pagdadrive ng truck, mga tips at idea, baka sakaling pong makatulong sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga bago at nagnanais na makakuha ng kanilang driver's license dito sa panoorin po natin yung aking video. At sabihin nyo po nga sa akin kung sino po yung taga Baguio rito na tumahak or naranasan ng mag-drive sa Magsaysay Highway at saka sa Kinong Road. Although nasubukan ko na rin nakapunta ng Baguio kasi nga dyan nga po yung relatives ng mother ko, madalas po kami nung araw dyan para magpakasyon, pero hindi ko po nasubukang mag-drive sa highway ng Magsaysay at Kinon Road. Sa video ito, sabihin nyo sa akin kung ano ang mas matindi, ang liko-liko niya. Tara, panoorin natin. Sa may Baguio, alam nyo naman sino bang taga Baguio rito nanonood sa ating vlog. May mga tiyahin ako sa Baguio, pinsan ko, shoutout nga pala sa Noguera Sabado family dyan, mother side ko, dalas din kami dyan nung araw, dyan kami nagbabakasyon, sa tiyahin ko sa may Crystal Cave. Ayan, Magsaysay Highway, yung highway papuntang Baguio, ano pa bang mga highway ang ano dyan, winding road ahead, na napaka winding, palikaliko naman, right curve ahead, kurbada, right curve ahead, kurbahan na ito, kailangan magdaan ka dito. Yung makita yung makakasalubong mo, yun. Tulad nito, mas malamang lalabas dyan yung makakasalubong mo. O? 8% downgrade pa naman ito. Malusong, lulusong ka rito.
Winding road ahead. Mga winding road ahead. May naloob mo rito pagka bago-bago ang truck driver. Hindi mo makontrol yung truck mo. Kasi sa baba niya, no, sa may right side, nakita yung right side. Bangin na yan, bangin tabangin na yan. Oh, bangin sa bangin. Deep. O yan, palusong na naman yan. Lulusong tayo. Sa mga sign, di ba yung mga sign na yan? Slippery yan. Madulas yan. Tapos yung kurbata na yan, nakita nyo naman, dapat mabagal ka dyan. Pagka hindi ka mabagal ang pagpatakbo mo yan, maaari kang may slide dyan. Tapos kung may masalubong ka, sasalpukin mo na. Dito tayo ngayon sa Crowness Highway. Crowness Highway 3. Tawagin. Salamat ta, na hindi naman na hindi nag-storm snow. Dahil kung nag-storm snow, naku po. Wala na tayong makakita. Winding road ahead. Ito sa parte ng Canada ang medyo iniiwasan at iniilagan ng mga driver dahil dito sobrang dulas dito, lalo na kapag sa winter at saka super winding ang kalsada rito, liko-liko. Makakana na naman tayo, di ba makakita kung may darating ba mga kasalubong o wala. Upang sa ganun hindi kayo maaksidente, makaiwas sa ano mga bulilyaso sa daan, kailangan nakapokus kayo sa pagmamaneho at i-drive nyo lang ang truck ayon sa kaya ninyong makontrol. Huwag kayong magmamabilis lalo na kapag kaganito ang karsada. Yan, palusong yan. Pagka may yelo ito, naku po, hindi ka maaring tumakbo ng mga 80. Patulin na yung 60 dyan. Bababaan mo pa, o pag sa ganun, hindi ka lang maaksidente. Number one dyan, ang teknik dyan, yung braking distance. Yung distance yan ng pre-preno mo sa paparating na coalition. Malayo pa lang, alam mo na ang gagawin mo. Slow down ka na. Para sa mga bago nating panauhin, huwag niyo sana kakalimutang i-subscribe, click the notification bell for more upcoming videos. Marami rin po akong video link sa my description down below. You guys wanna check that out. Marami rin po akong mga video maaaring ninyong magustuhan. At kung sakali man, share nyo na rin. Speed warning. Para makarating po sa
kaalaman ng mga bago nating mga truck driver at saka yung mga truck driver na nagnanais makakuha ng kanilang driver's license here in Canada and US. Yan. Haba na ito. Pupunta tayo sa Pasco. Gagaling lang po natin ng Salt Lake, Utah. Nag-deliver tayo sa may Nelson, British Columbia, which is ang karsadang tinahak natin is Highway 3. Ngayon, inutosan naman tayong pipick up ng reload natin sa may Pasco, Washington. Cross border tayo ngayon dito sa may Osoyoos Oroville Highway 97. Isa rin yan sa mga matitinding karsada na talagang kailangan mong mag-ingat dito sa Canada. Kapag nag-apply kayo ng truck driver dito sa Canada or kung kakukuha nyo lang ang driver's license ninyo, kapag mag-apply kayo sa mga company, unang-una nilang tatanungin is ang experience nyo in the mountain. Yan ang number one. Kapag wala pa kayong experience in the mountain, kahit na matagal na kayo nagda-drive sa Canada, ilalagay pa rin nila kayo sa tinatawag na training mode. Kailangan pa rin nila kayong i-train sa mountain. Kasi mostly ang mga company dito sa Canada, ang mga ruta nila, ito, British Columbia, ganun din kung pupunta kayo ng US sa California, yung bundok ng Montana, Arizona, yan ang mga tatahakin yung mga bundok. Tulad ito, napaka gitgitan yung kurbada. Hindi ka po pwedeng magpatakbo rito ng mga 80 o 90. Takbo ko nga lang dito, 48 lang eh. Lalo madulas, mahirap na. Baka mamaya malaglag tayo o madulas tayo. Hindi natin mahabol yung braking distance. Tinatawag ay braking distance. Kailangan bigyan mo ng distansya yung nasa harapan mo. You have to anticipate whatever it comes in the front of you. Kahit na ganyan na hindi, wala kang nakikitang mga nagaganap dyan, patuloy yung kukurba ka nyan, kurbada, kailangan mong magdahan-dahan upang sa ganon kung ano man ang nasa harapan mong bubulaga sa'yo, makakapag-preno ka right on the spot. Hindi yung wala ka ng oras, wala ng panahon dahil super lapit na, hindi ka na makakapag-preno. Pero sa'yin mo, maaari ka pang mga jackknife. Yeah. Tapos makikita nyo naman yung mga sign yan, 70. Kapag kukurba ka, dapat ang speed mo nasa 70 ka pa or below. Upang sa ganun ma-predict mo kung ano man yung nandoon sa haharapin mo. Katulad niyan, hindi mo makikita kung may masasalubong ka o wala. Kailangan mong magdahan-dahan. Kailangan ganun lang ang buhay ng isang truck driver. Ang number one dyan is focus, braking distance. Ayan. Ayan o. Woohoo! Paano magandang tanawin din, pero kapag ka
tumindi na yung lamig, wala, di mo na makikita ang tubig dyan. Ang tayo makikita mo dyan, puro snow na. Yung nagyayelong lake na yan. Tapos itong pibmit na yun, naku po, umuusok na yan sa lamig. Christina Lake, yun ang sabi. Christina Lake pala yan. Hindi ko maintindihan kung paano yung mga tao rito nabubuhay. May mga bahay-bahay din dito. Kapag tumigas yung lake na yan, naku po, grabing lamig siguro dyan. Si yellow yan, ito talagang pagpapagain niya ang lamig dyan. Masyadong matindi ang snowan ngayon sa panahon ngayon, pero kahit papano mag-ingat-ingat na rin. Nasa December to February yung matindi ang weather, yung snow weather. Talagang malamig yan. Magsisimula na ngayon, December na rin, pero nasa katapusan ng December to February, yan ang matitindi na weather. Oh, Soyuz, British Columbia. Lapit-lapit na tayo. Nakita nyo naman mga kaibigan, yung mga kurbada rito, kailangan talaga dito nakapokus ka sa pagdadrive. Ano? Wala doon sa pinakababa. Left curve ahead. Okay. Kurbada yan. Tapos sa lubungan pa. Oh. Isa rin sa matinding kalsada dito sa Canada na kapag inabot ng tindi ng lamig, ang pigment na to nagyeyelo. Tandaan lang, baka mamaya malaglag tayo dyan sa bangin. Ayan eh, bangin na yan eh, diretso na sa bangin yan eh, yung nakaharang na yan, pag wala yan, bangin na yan eh. Nakikita nyo naman sa may right side, mataas na lugar yan. Mga winding road. Buti sa banda rito, hindi masyadong makapal ang snow. At ang pavement, ang espalto, walang gaanong tumigas na yelo. Ano, kung makita nyo yung kurba ng espalto na yan, yung karsada na yan, oh. Masyadong makurba. Okay, hindi ka daan-daan, dediretso ka dyan sa may harang na yan, malaglag ka na dun sa may lake.
nakikita nyo yung isang truck doon yung nauna sa akin. Doon na siya sa baba. Palusong ito. Kailangan mag-brake tire check kayo once na may madaanan kayong mga designated na brake tire check. Yan. Ay sinabi ng Canon Road dito. Kaya mag-sai-sai highway. Ang dami rin nga bahay-bahay dito dun sa gilid ng lake. Tayo sa Pasco, Washington, kung saan meron tayong tatlong pick-up para bukas. Pucross tayo sa Osoyoos, Oroville, Highway 97, Runaway Lane. Yan. Dahan-dahan lang, matakbo lang ako ng 60 kilometer per hour. Harap nang maubusan ng preno, kung preno ka ng preno. Actually, hindi nga ako gumagamit ng preno ngayon. Ang setup ko is naka engine brake number 3 ako, tapos naka manual. Although ang truck na to ay automatic, pero sinetup ko sa manual at ang gear ko is nasa 9 lang. Yan, tama-tama hanggang pababa na yan. Hindi ko na kailangan pang paggasolina. Kung nagpipick up man siya ng speed at hindi kayang hawakan ng engine brake ko tsaka yung cambio ko na nasa number 9, pipitik-pitikan ko na lamang siya ng preno. Hindi mo kailangan apakang maigi yung preno. Kung sa ganun eh huminto ka kasi the more na ginagamit mo yung preno mo kapag kapalusong, umiinit yun. Mangyayari niyan, kapalusong ka ng preno, iinit mamaya kapag ka may mga sudden stop, hindi nakakagat, wala na. Dito ang mga masyadong makorba, kailangan kong mag-slow down, kailangan kong mag-preno. Turn left on Main Street, Highway 3. Yan, dito na tayo sa speed warning.
City of Osoyoos, British Columbia. Ako dito sa may Husky, kukunin ko yung empty manifest ko, then ipapax ng employer ko, yung dispatch ko, yung aking manifest. Lamang mga kaibigan ang technique sa pagdadrive sa palusong, yung mga downgrade. Kapag kayo ay lulusong, yung setup ng speed ninyo, kailangan na watch out kayo dyan. Kailangan ilagay nyo ang speed ninyo sa kaya nyong kontrolin. Ilagay nyo ang engine brake ninyo sa komportable kayo. Ilagay ninyo ang inyong cambio sa low. Meters, turn left on Main Street, Highway 3, and then approaching destination in 230 meters. Kung kinakailangan na hindi nyo gamitin ang inyong preno, huwag nyo gamitin. Para lang sa sudden na stop yung preno nyo. At kung magpreno kayo, pitik-pitikin nyo lang. Huwag nyong sasagad yung pagpreno nyo. Kasi the more na ginagamit, turn left on Main Street, Highway 3, and then approaching destination in 230 meters. The more na ginagamit po natin yung preno natin, the more na umiinit, lalong-lalo na kapag ka may mabigat kayong karga. Kung mabigat ang iyong ginadalang load, mabilis makapick up yan ng speed, kailangan yung setup ninyo, yung sa simula ninyo, pag lulusong kayo, kailangan mabagal na kayo para sa ganun makontrol nyo. Tandaan, huwag gamit-gamit ng gamit ang preno, gamitin lang ang preno kapag kayo ay sudden stop. At kung kinakailangan nyong magpreno, pipitik-pitikin nyo lamang. Ayan. Tayo ngayon sa City of Osoyoos, British Columbia. Approaching destination in 100 meters. Kunin natin yung ating empty manifest dyan sa may Husky para sa border crossing. You have arrived at your destination. Osoyoos, British Columbia. Yep. That's my Husky. Eso.
sabihin to. Huwag natin kukunin yung ating Inti Manifest for border crossing. Sana meron silang ano dyan. Sana meron silang access sa printer. Tayo para kunin yung ating empty manifest. Balikan ko po ulit kayo mamaya. Muli sila kayo ito ng Pinoy Tracker. Huwag nyo po sanang kakalimutan i-like, subscribe, click the notification bell for more upcoming videos. May mga video link po ako sa may description. Check nyo rin po yan. Masakaling makatulong po sa ating lahat. Balikan ko po ulit kayo mamaya. Bye bye.